Hi guys, welcome back again to our channel. So ayan guys, no, kung napapansin niyo, andito na ulit kami sa kitchen. So yun nga guys, no, today is Monday or Tuesday, I'm not sure. Monday man siguro or Tuesday, Tuesday. And umaga dito guys, and then mag ano tayo guys, mag ano ba, breakfast. Yung breakfast namin is ngayon is hot chocolate at saka yung bread. And then, alam niyo naman siguro to, diba? Sin nakakarilip ito. Masarap sana kung kandisal kasi, diba, mas masarap yun. Tapos, iganon mo yung bread sa chocolate. Diba, guys? Lami kayo. So, ano, sanay kasi tayo sa mga ganito. Si Timothy, are you going to do that, Tim? Ayaw kasi niya talaga magpakita masyado sa kanila. Ayaw niya kasi mag-ano, show sa camera daw kasi hindi pa siya nakabihi, something ganun. Kasi nga, nakapajama pa kami. And then, kagagising niya namin. Ano, hindi pa yun na. Tinuruan ko si Timothy na mag-ano ng bread at saka chocolate. I'm not sure kung magustuhan niya. Try to dip in, Timothy. Timothy? Try to dip it in your hot chocolate. Come on. Is it hot? Iba kasi yung bread niya. Iba tong bread ko. Yung bread ko is parang sa Pilipinas yung parang ensaymada. Pero wala lang siyang sugar sa taas. Naba sa top. Kaya yung sa kanya plain lang na bread nilagay ko sa oven. So, mas masarap pa natin. Pero, dapat kainin ko na ito kay baka ma-expire. Sayang, itapon. Anyway guys, I remember when my, ano, yung naalala ko yung, ano ko ba, childhood. Kasi, ganito din kami yung lola ko. Minsan lang nga lang kami nakakain ng bread. Alam niyo yung star bread. Star bread, at saka yung bread na malaki, na parang ano ng babae. Diba? May mga ganyang tinapay dati sa lalo na sa probinsya. I'm not sure kung meron pa hanggang ngayon. Then, minsan lang kami nakakain ni Lola ng ano yung nung bread kasi minsan lang din kami nagkakapira. Kapag nag-ano siya guys, nagbinta siya ng ano ba yung pag nakabinta siya ng banig o yung higaan sa atin, magkano lang naman yun, kinikita niya mga isang banig was 80 pesos, 100, tapos ginhangyo pa dyan, 80 na lang. Pag mag-uwi na siya, meron talaga siyang bit-bit na ano, tinapay. Tapos yun, kain kami. Yun lang guys, pero hindi kami yung kadalasan na nag-ano ba, kumakain ng ganong tinapay. Yun. Kaya sana, minsan naisip ko na, ngayon parang nabibili ko na kung anong gusto niyang kainin, wala na siya, pero ganon siguro talaga yung life guys, no? Anyway. Damit din. Is that good? Is that good? You should show to daddy that you're doing that, but don't. Kasi nag-iangin. You will think that we're playing with bread and hot chocolate. Right? So anyway guys, meron pala akong ibabalita sa inyo. Si Timothy, alas 9 na dito, dapat nakapasok na siya sa school. Pero lang, I mean, gaya lang, si Timothy ay mag-self-isolate. Kasi, yung ano niya, yung kaklase niya, yung ano ba, yung parents ata ng kaklase niya, merong ano, yun, alam niyo na yung tinutukoy ko dyan, guys, no? Kaya si Timothy mag-self-isolate, then kasama na din kami. So, ako hindi talaga makapag-work ng dalawang ano, two weeks. Ang dalawang linggo. So, yun nga guys, magpundo kami sa balay. So, dito lang kami sa bahay. So, ang ending nito guys, kakain na ako ng kakain. Tataba ulit ako, or I mean, madadagdagan naman yung mga katabaan guys. Kasi nga, hindi ako makapag-work.
Kaya ayun, ano si Timothy guys? Like homeschooling? 15 months ang natin mo naman nagsnake. Limit them. So good. Kaya guys, kami ay dito lang talaga sa bahay and for 2 weeks. Buti na meron kami pagkain. Yan, dito lang kami guys. Kasi nga, 14 days pa kasi bago magbalik si Timothy sa school. Unless kung meron siyang symptoms, sana wala. Sana walang ano, yung ano lang talaga niya sa school. Sana wala talaga guys. Kasi alam niyo na kawawa. Matanda na ba yung asawa ko? May edad na si Martin ba? And then, yun nga guys. Self-isolate lang kami. And wali kami maglabas-labas. Dito lang kami sa bahay. It's a really good Timothy. I'm glad you like it, eh? That's your first time, right? It's your very first time. So guys, sana ay okay lang kayo dyan. And then, alam nyo na yung mga nangyayari dyan. Alam nyo yung may lindo sa alamin sa probinsya. Naglindol din ang malakas. Kasi ako guys, nung ano kasi ako, marami akong tinitirhan. Kaya marami din ako, kasi marami akong mga kapitbahay, mga relatives ba. So dati, nung maliit pa ako, pa ano lang kami, pa palipat-lipat kami ng lola ko ng tirahan. Siyempre, kapag nasira na yung ano ko guys, yung bahay namin, palipat-lipat kami. I think meron akong upload na nito. Kaso lang, nawala guys, na-delete. I'm not sure paano yung na-delete siguro. Nung nag-edit ako ng pic ng mga videos na delete ko, masama kaya yung story ko talaga na wala dito sa mga videos ko, wala na wala. Kaya siguro naisipan ko maybe I need to make a new one. Kaso di ko pa alam kung kailan ako magawa. Pero ayun, kung magtatanong na naman kayo, then kasi that time, na try ko na na-edit yun na video kasi may, ano yun eh, may copyright. Kaya ayun, siguro na delete ko. Tapos gabi na kasi ako talaga nag-i-edit ng mga video, yung patulog na ba. Kaya ayun. So, yung sa Surigao del Sur, kasi doon yung mga kamag-anak ko. Ayun, naglindol yun ng malakas guys. And then, ayun, kinumusta ko naman yung mga kamag-anak ko. Okay lang naman sila. Hindi naman sila malapit talaga sa tubig din. Yun. So, meron din akong kamag-anak sa Davao. And then, yun, sa Surigao del Sur tsaka sa Davao, meron din. Pero, okay naman sila. At yun, tsaka yung family ko naman sa Bohol, iba naman din yun sila. So, wala, guys. Okay lang. Pero, mauna, guys, na kayo dyan, mag-ano kayo, guys, kay mag-ano ba, tawag nyo, be active. Ano, be active, be alert. Alert. And then, dapat mag-prepare kayo ng mga something na magagamit nyo in case of emergency, kahit sa maliit lang na bags or boxes, nakalagay yung flashlight, emergency na pagkain, or kahit bread man lang, or something na crackers, yung biscuits na matagal ma-expire, matagal man yun na-expire, yung mga Skyflex, Kingflex, mga ganun, maglagay kayo yun sa mga box, tapos flashlight, ganun, para in case of emergency, diba? Ako, nagaganyan ako, guys. Kapag kami ni Timothy umuwi sa Pilipinas, pagkasama ko si Timothy, yung bag ko talaga, guys, puno ng, kahit maliit lang yung bag ko, puno talaga siya ng mga in case of emergency. So, always, mayroon akong flashlight, mayroon akong maliit na kutsilyo, tapos, basta, yung medicine kit na parang pang emergency na maliit lang na pouch na may nakalagay na na yung ano, paracetamol, mga ano, basta may medical kit siya na maliit na meron ng mga nakalagay. Yan yung mga laman ng bag ko, basta pag umuwi kami ni Tim, yung kasama ko siya or kahit si Martin kasama, lalo na pag si Martin kasama ko. Naglalagay din ako ng cereal bars in case hindi siya kumakain or kakain sa restaurant or somewhere na pupuntahan lalo na sa probinsya. Kaya guys, kayo like sa panahon ngayon, mag-ano talaga guys, mag-ano ba? Anong prepared, always advanced. Kaayo, ano, in case lang naman. So, yun nga, guys. Naghanan ako, chika, eh. Dami kong chika. Kunti lang naman sana yung sasabihin ko. Pero, alam nyo na, kapag minsan ka lang yung may kausap or kahit di naman ito nagre-reply yung
camera ko. Kapag nagsasalita ako, pag nasimulan ko na mag-chika ba guys, kay magpadayon jud ko ang istorya na ano ba, kapag nasimulan ko na magsalita, ayan, o na, parang hindi, nahirapan akong mag-stop. Anyway guys, that's our video for today. Yun lang muna ang i-share ko guys, na ano kami ng tema, self-isolate. So, kasi si Timothy lang dapat, kasi wala naman mag-alaga sa kanya. And then, may work naman si Martin. So, hindi naman siya pwede mag-look after din, tsaka may work siya. Kaya, So guys, see you sa next vlog guys, okay? Timothy, tingnan lang, Timothy, do you like it, Tim? Keep asking that many times. Urot na niyo, gamay na lang yung bread. Ganahan kayo siya. So guys, hopefully to see you again sa next vlog or next day. Kaya wala man tayo work, so maybe I can upload every day now. Kahit few views lang, okay lang, or few minutes videos. Maybe I can upload every day kay wala man kay work. So anyway guys, and ingat mo din ha guys, and kamping kanunay sa Bisaya pa. Kay no, makampo lang ta kanunay guys, we just have to pray and nasana mawala na tong mga nangyayari guys. Malapit na ang Pasko din, no guys. So see you again sa next vlog. Bye.